Peking oposisyon ang tawag ng Makabayan Bloc sa sinasabi ngayong bagong leader ng oposisyon ay si Vice President Sara Duterte. Paano raw yan mangyayari kung puro no comment siya sa mga mahalagang issue? Nasa frontline. Grabe ito si ano, no? Paano daw magiging opposition kung no comment siya? Ewan ko. Naturing ang nire-representan nito, guro, pero mahina ang pag-uunawa sa buhay. Siyempre, hindi ho siya magkukomento noon. Yung ang usapan, yung ngayon. Anak naman ng ano to si Castro talaga, oh. Dahil hindi daw siya nagkukomento. Alam mo, eto ah, malamang, sanay lang kayo sa epal na komento. Yung mayat maya nagkukomento, mayat maya nasa telebisyon. Pero wag kang ano, pero si BP Sara noon, ha? Noon pa nga lang, nagkukomento na siya. Naalala nyo na nagkomento siya doon sa, yung sa ano, sa issue ng, ayan, sa peace talks. Yung sa peace talks sa NPA. Kaya siguro, itong si, hindi ko naman sinasabing NPA siya, no? Pero itong si Castro, kaya tuloy medyo, unang, siya sabi nga nila eh, makikita mo ang apektado doon sa mga taong defensive, di ba? Yung kuwari, halimbawa sa elevator, bigla may umutot. Hindi, di ba? Oh, yung unang humawak ng ilong, sayon. Sigurado ako. Tandaan nyo yan, ha? Ito, tip lang to, ha? Pag kayo merong umutot, tas may nangamoy utot. Kung sino yung unang humawak ng ilong, tas tumingin-tingin ng ganon. Siya yun. Pusta ko sa inyo. Hindi, totoo yun, ha? Kung sino yung defensive, siya uuuna talaga ang gumawa nung kasarana na yun, oh. Di ba? Kita nyo ito si Castro. Siya unang-unang pumutak. Kasi alam niyang tatamaan siya sa pag-resign ito ni, tandaan nyo, mainit ang dugo ni BP Sara Duterte sa mga NPA. Hindi, totoo. Mainit ang ulo ng ano, ha? Sa mga NPA.